Hello world, it's me Dodgy, welcome back to my YouTube channel. And on my previous video guys, pinag-aralan natin switch case statement. So ngayon naman guys, pag-aaralan natin yung loop. Ang unang tanong na dapat natin itanong sa sarili natin, alam nyo ba kung ano yung loop? O, diba yung loop, ang ibig sabihin nun is repeat or ulit or paikot-ikot, pabalik-balik, okay? So yun yung loop. Sa programming guys, meron tayong tinatawag ng mga loop. And yung mga loop na yun, meron silang iba't ibang klase. So in this video, specifically yung pag-aaralan natin is yung for loop. E ano naman yung for loop? So ganito kasi yan guys, meron tayong tinatawag na while loop. So yung while loop sa programming guys, yun ay isang klase ng loop na undetermined or hindi mo kayang sabihin, hindi mo masasabi kung kailan titigil yung loop niya. Okay? Ngayon naman, itong for loop na pag-aaralan natin, iba naman to. Ito naman yung loop na ikaw yung magseset or magde-define kung ilang beses mo siya gusto umulit. Diba? Unlike kay while loop na undetermined, si for loop guys, determined siya. Kumbaga, ikaw ang magde-decide. Ah, gusto ko 10 beses ka lang magpapaikot-ikot dyan. Ganon. Ngayon na alam na natin kung ano yung loop at for loop. So ano ba yung mga example? Saan natin siya ginagamit? Paano siya kinocode? So ganito yan guys. Para mapaliwanag ko sa inyo na maayos, open na natin yung ating code editor. Ang gamit ko ngayon is Visual Studio Code. So dahil C++ yung ating gagamiting programming language, so umi-intro na tayo dyan. Hashtag include, iostream, using namespace, std, return 0. So ngayon guys, para ma-demo ko sa inyo, gagawa tayo ng program kung saan magagamit natin si for loop. So kadalasan ginagamit natin si for loop is, for example, nag-aaral ka tapos sabi ng professor mo, oh, gumawa ka ng program na magbibilang, count 1 to 5. So paano ngayon yan? Kagaya ng ibang mga control structure na pinag-aralan natin guys, di ba pagka sasabihin sa atin, oh, gumawa ka nga ng if else, sisimulan natin sa pagtatype ng if. O kaya switch case, sisimulan mo sa pagtatype ng switch, di ba? Sa for loop guys, ganun din. Pagka magtatype tayo ng for loop, i-mention natin yung for. Okay? Pag sinabi mong for, alam na ni compiler mo, oy, magpo-for loop to. Okay? Di mo na kailangan paliwanag yan sa kanya. Tapos, sunod nyan, meron yung parenthesis, and then meron yung curly braces. So, yung dalawa lang na yan, guys. Okay? Meron siyang parenthesis, at meron siyang curly braces. So, kagaya lang din ng iba, diba? Pero, gusto ko magbigay kayo ng attention dito sa parenthesis. Kasi itong parenthesis ni for loop, medyo komplikado. Okay? So, paano ko nasabi? Ngayon, gagawa ako ng comment sa taas. Yan yung magiging notes natin. Kumbaga, comparison natin. Sa taas yung paliwanag, sa baba yung actual code. So, di nag-mention tayo ng for, tapos merong parenthesis. Ngayon guys, yung parenthesis ni for loop, meron siyang tatlong part. Unang part niya yung tinatawag natin na initialization. Then, end of the statement, semicolon. Yan yung first part. Initialization. So, napag-aralan na natin yan sa previous video natin. Ano ba yung initialization? Yung initialization, yun ay pagde-declare ng variable and at the same time, pagbibigay ng value. So, dahil mag-i-initialize tayo ng variable at dahil ang goal natin is makagawa ng program, sabihin natin, yung program natin is magka-count from 1 to 5. Yan yung goal natin. So, dahil number yan, so ang variable na i-declare ko or i-initialize ko dito is integer. Tapos, tawagin na lang natin na yung variable natin is i. Tapos, ang value niya is 1. Bakit 1 yung nilagay ko? Kasi dyan ako magsisimula. From 1 to 5. Diba? So, end of the statement. Nakita niyo guys, para ka lang nag-initialize ng variable. Nag-declare ka, integer i, tapos nilagyan mo ng value na after, yan yung first part nung parenthesis. After that guys, ang sunod niyan is yung tinatawag na condition. Okay? End of the statement ulit. Second part. Kasi tatlo yan eh. So, yung condition na pag-aralan na natin yan, so isa yung operation, no? Kung saan bibigyan ka ng true or false na result. So, para ma-achieve ko yung count na 1 to 5, ito yung condition na gagawin ko. So, mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit ganito. Sabihin natin, si variable i ba is less than or equal to 5. Then, end of the statement. Ito yung condition ko, guys. Si variable i ba na may value na 1, siya ba ay less than or equal to 5? At dahil condition yan, dalawa lang yung aasahan natin dyan, true or false. O, in this case, ang sagot ni condition sa atin is true. Ngayon, na nakuha na natin yung condition na true, anong next natin? Ito yung third part, guys, yung tinatawag na updation. So, yung iba, sobrang specific. Ang tawag nila dito is increment, yung iba naman is decrement. Pero that is very specific, guys, okay? Anong ibig sabihin ko, guys? Ibig sabihin nun, pag sinabi mong increment, ang gusto mong update is pataas. Pag sinabi mong decrement, ang gusto mong update is pababa. Okay? Pero wala pa naman akong sinasabi, kaya sinabi ko na updation. Kasi ang mangyari sa ikatlong part, i-update natin ang alin yung variable. Ganito yan, guys. So, meron na tayong na-initialize na variable. Si variable i, ang value niya is 1. Gumawa tayo ng condition. Si variable i ba na may value na 1? Less than ba siya sa 5? True. So, anong sunod natin gagawin? Mag-update tayo. Anong update yung gagawin natin? So, dahil ang goal natin is gumawa ng program na magbibilang from 1 to 5, ang update na gagawin natin is increment. So, ang mangyayari niyan, yung plus plus. Naalala ninyo yung increment operators, di ba? Pero meron tayong
dalawang klase ng increment. Yung increment na pre-increment, yung nandyan yung variable sa dulo. At meron naman yung post-increment na nandyan yung variable sa unahan. So, gagamitin natin dito is ito, itong post-increment. So, mamaya maintindihan ninyo bakit. So, ngayon, basahin natin ulit. Di, nag-mention tayo ng for. Oy, sabi ni program, magpo-for loop to. Tapos, first part, nag-initialize tayo ng variable na may value. Integer i na may value na 1. Second part, condition. Si i ba na may value na 1? Yun ba ay less than or equal to 5? Ang sagot is true. O dahil true yan, magra-run ngayon to. Ano mangyayari? Mag-i-increment or magpo-post-increment yung variable i natin. Magkakaroon siya ng plus 1 na unit. Di ba? Pagka plus 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 1. After that, magra-run ngayon yung code na nasa curly braces. Bakit magra-run? Eh kasi true yung condition, di ba? Hanggat true yung condition, maglo-loop ng maglo-loop yan, guys. Magra-run na magra-run yan. Ano yung i-run natin? Siyempre, i-display natin or i-character out natin. Di ba? Ang alin? Yung variable. Kasi yan lang naman yung variable natin na ginagamit. So, i-display natin yung variable. End line. So, ito yung code na gagamitin natin para makakuha tayo ng program na nagbibilang from 1 to 5. Ngayon, i-run ko to tapos ipapaliwanag ko sa inyo paano nangyari yon. Okay? So, i-run muna natin. So, ayan guys. As you can see, nagkaroon tayo ng output na 1, 2, 3, 4, 5. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog. Na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? So, paano nangyari yan? Okay, simulan natin ulit. So, nag-mention tayo ng for. So, alam ni compiler mo, uy, gagamit ng for loop to. Tapos, kumuha tayo ng parenthesis. Meron tatlong part yung parenthesis tayo na nilagay. Initialization, ito. Nag-initialize tayo ng integer na variable. Pangalan niya i. Tapos, ang value niya is 1. So, bakit 1? Kasi sa 1 tayo magsisimula. Yung 1 to 5. End of the statement. Tapos, sumunod nun is gumawa tayo ng condition. Ito. Si variable i ba na may value na 1? Siya ba ay less than or equal to 5? True. Dahil true yan, magpo-post increment tayo. Okay, guys. So, ano mangyayari? Proceed tayo sa curly braces. Magpiprint muna yung current value which is 1. Pagkatapos nun, saka magpa-plus plus. Saka siya mag-i-increment. Kasi post-increment yan. Okay? Kapag kayong plus plus is nilagay natin sa unahan dito, pre-increment yan. Ibig sabihin, mag-i-increment muna. So, hindi yan yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin is post-increment. So, pagdating natin sa updation, guys, ang lalabas dyan is post-increment. Kung saan, mapiprint muna yung current value bago mag-a-add ng 1 unit. So, pag-return natin, pag-loop natin, bakit tayo nag-loop ulit? Kasi yung condition is true. Tandaan ninyo guys, na kapag ka ang condition is true, maglo-loop tayo na maglo-loop. So, pagbalik natin dito sa for loop, sa second time, basa ulit tayo. For integer i, ang value niya na is hindi na 1. Ano nang value niya? 2. Kasi nag-increment tayo kanina. Okay? So, si i ba na may value na 2 is less than or equal to 5? True pa din. Bakit? Kasi hindi man siya equal to 5, si 2, pero less than 5 naman si 2, diba? So, dahil true pa rin yung condition, magpo-post increment na naman tayo. Magpiprint ngayon yung i na ang value niya na is 2 na, saka ngayon mag-i-increment. Mag-a-add ng 1, so 3. Okay? Pagbalik natin sa, nag-loop tayo ulit kasi true pa rin yung condition. Pagbalik natin dito, ganun ulit, 4. Tapos, initialize tayo ng variable, si integer i natin, hindi na 2 yung value niya kasi nag-increment na tayo kanina. So, magiging 3 na yan. Si i ba na may value na 3 less than or equal to 5? True pa din. So, dahil true pa din yung sagot, guys, mag-a-update tayo, post-increment ulit. Magpiprint muna yung 3, tapos sa next loop, mag-i-increment siya, number 4 na siya. Okay? So, pagdating dito, integer i, ang value niya na is 4. Tapos, pagdating dito, condition, si 4 ba? Less than or equal to 5? Less than. True pa din. O, di magpo-post increment ulit. Dito, mag-a-update ulit. Mag-a-add ng 1. Pero bago siya mag-increment, magpiprint muna yung value, which is 4. Ngayon, pagdating niya sa loop, hindi na 4 yung value niya kasi nag-i-increment na. So, 5 na. Si integer i ba ay may value na 5. So, sa condition, si integer i ba na may value na 5, siya ba ay less than 5? No. Hindi na siya less than. Pero, equal ba siya? Yes. So, true pa rin yung condition natin. Dahil true pa rin yung condition natin, guys, mag-execute pa rin yung post-decrement. Okay? So, mangyari, magpiprint pa rin yung value na 5. Tapos, mag-i-increment ng 6. Ngayon, pagdating niya ulit dun sa 4, dahil true pa rin yung condition, maglo-loop na naman yan. Si integer i, ang value niya na is 6. Ngayon, pagpunta natin sa condition, si integer i ba na may value na 6, siya ba ay less than 5?
Hindi. Equal ba naman sila? Hindi din. So definitely, pagdating natin sa condition, totally false na yung condition natin. So that's the time na mag-terminate na yung code natin. Pero, pagka-terminate niya, na-print niya na yung 1 to 5 na sequence. Okay, guys. So, ganyan yung way ng pagtakbo ng for loop, guys. Okay? So, for example, sabi ng teacher mo na, sige, 1 to 10. At nung gagawin natin, di papalitan lang natin yung 5 ng 10. Diba? Tapos, i-run natin. So, makakuha ngayon tayo ng 1 to 10. Tapos, paano kung sabihin niya, ayoko nang naka-next line, next line. Gusto ko isang linya lang lahat. E, di tanggalin mo to. O, tanggalin mo yung end line. O, pag ni-run mo yan, makakuha ka ng isang linya lang lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O. So guys, paano kung sabihin ng professor mo, gusto ko countdown, ayoko ng bilang na 1 to 10. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials, okay? So, dahil countdown yan, guys, ang gagawin mo lang is babaliktarin mo lahat, ba? Diba? So, ang mangyayari yan, dun sa initialization mo, kung nagsimula ka sa 1, gagawin mo yung 10. Tapos, dun sa condition, gagawin mo na siyang 1, okay? And then, papalitan mo na, hindi na less than, greater na. Tapos, imbis na ang gagawin mo is post increment, ang gagawin mo is post-decrement. Diba? Babaliktarin mo lang lahat. So, pag niran mo yan, makakuha ka na ng pababa na 10, 9, 8, 7, 6, 5 hanggang sa 1. So, lagyan natin ang end line ulit para hindi magkadikit. Ayan. So, i-run natin siya. So, ayan guys. As you can see, nakakuha tayo ng countdown na 10, 9, 8 hanggang 1. Okay? So, basically, ganyan gumagana yung for loop. Kumbaga, ikaw yung magsaset. Ikaw yung magde-decide kung ilang beses mo siyang gustong umulit or mag-loop, diba? So, next na pag-aaralan natin, yung tinatawag na nested for loop. So, para sa naman to, ito medyo tricky, guys. Ano ba yung nested for loop at saan natin siya ginagamit? So, ganito yan. Burahin ko muna to.